those videos. Grabe. Ang ganda ng mga naging totoong kaibigan ko sa loob. Tama. And alam niyo ba ngayon lang ulit kami nakapag-usap ni Alexa after mga 2 years? Di na ba? DM-DM tayo. DM-DM lang, oo. Pero teka lang, may sasagutin lang akong basher. Itong si Palangga 7. Alexa, mag-focus ka nga sa isang lalaki. First of all, hindi ko kailangan mag-focus sa kahit sino sa kanila. Because I can stand on my own. Second, hindi ko kasalanan na madami akong ship. Paglabas ko, nagulat na lang din ako. And I appreciate each and every ship and lahat ng supporter ng bawat ship. So, bakit ko kailangan mamili? Diba? Bakit ko isasantabi yung iba? Bakit hindi na lang pwedeng mahalin ko silang lahat dahil sinusuportahan naman nila ako lahat? Diba? So, wag 2020 na guys. Wag na tayong close-minded. Wag na tayong asal imbrunal, sabi nga ni Nadine. So, ayun lang. Alam mo, no? Isa talaga sa hindi mo pwedeng iwasan, ano, is yung sa industry ang daming bashers. Actually, sobrang stressful if you really come to think totoo, of it. Parang, totoo. Like what I said before, konti lang din talaga yung kaklose ko sa industry and I really treat Alexa as one of them. Kasi hindi, it's not because I don't like them. Ang daming mababait. Pero I really found my true friends sa mga klase ko pa nung high school college. Core, yeah. Kasi they really love you prior to the fame that you are receiving. Hindi ba? And they really care for you. Mm-mm. And in the industry, I'm just so blessed to also meet you guys. Kasi, very rare. You sa did. Industry natin. Yeah. Oo. Very when rare. Meet, that is true. Kaya when you meet that person, iti-cherish mo talaga siya. Iti-treasure mo talaga siya. Totoo. And alam mo yun, yung parang they will also protect you. I think that's what true friends do. Diba? Parang through good and bad. Diba? You're just there for each other. You know, not perfect, but you build each other up. And share the love. Kaya tulad ng sabi ni Alexa kanina, to the basher, it doesn't need to be that way that you choose one person or you rely on them sa mga ship yeah. But what we have to do is to just share love, di ba? Kung pwede naman na get talaga kung bakit ang dami nilang oras para mag-spread ng negativity. They could have just used their time to do something better with their lives, but they choose to just spread hate and they're spreading it on the wrong person kasi I don't care. Totoo yan. Di ba parang ako din eh. I don't think na pumatol pa ako ever sa basher sa mga Instagram, Twitter. Kasi parang, you're just wasting your time. You don't even know who that person is behind the screen. Di ba? It could just be someone na parang, alam mo yun, wala naman talagang ambag sa life. So, ba't mapag-aaksaya ng panahon? So, sa mga nag-follow ka, gusto mo yun? Di ba? Gusto na. Sa mga bashers. Diba, parang pinapollow ka nila. Sa mga bashers na yan, na-follow naman ang follow. Actually, thank you. Thank you dahil nakakadagdag kayo sa followers namin. Ito, and yung time sa na, oras. Yeah, yung time na ina-accessan nyo para i-bash kami, thank you kasi precious yan, di ba? Salamat sa amin. So relevant in your life. Thank you. That is so true. Diba? Ayun lang. Ayun lang masasabi namin sa inyo. Basta share the love. Spread the love. Sa mga nandito, share your love. Health, Pamper, Beauty, and GC Galore yung gifts natin. Anyway, are you okay to sing any song? If not, it's naman. Fine. Let's make them, request. Okay. Eto, actually, kanina may mga nag-request. Sa mga nandiyan sa baba, guys, road to 500K. Eto, may ni-request kanina, Magic, When I See You Again, Halik sa Hangin, KD song, I Need You. Ano I need you? I need you, boo. Ano yun? Ewan ko, sabi Alexa daw. Anyway, scrap. Yung alam, Magic hindi, kasi, script. Tsaka When I See You Again, sulat ko yan sa loob ng bahay. Pero wala si KD, siya lang nakakatugtog niyan, hindi ko kaya. So maghalik sa hangin okay. Na lang. Oh, sige, gusto ko yung kanta na yan. Himig handog yan eh. I like yeah, that song. Yeah, KZ. Oh. Ah, hindi, Ebe. Ebe. Actually, doon yata si KZ. Ah, hindi, si KZ yung nag-revive. Nag-revive sa teleserye namin, yung Killer Bride. Yes, oo. Oh. Oh guys, sa mga nandito, guys, kakanta si Alexa, 500 na natin ito. 500 natin to guys. Ito na, mag-harap ako para sa inyo. Let's go, everybody. Let's give it up. Alexa Ilaka. Thank you sa mga nandiyan. Risa, Vince, sa mga nandito, don't forget to follow us. And, yeah. Let's go. Let's go. Ang ikli ng panahon na binigay sa aming pag-ibig na parang isang halik sa hangin. Halik sa hangin.
ikli na panahon na binigay sa amin pag-ibig na para lang isang halik sa hangin sandali lang nabuhay ang pusong ito at ngayon nagdurugo dahil nga ngayon wala na ako doon sa piling niyang may roong pag-asa pa ba sana lang ay magkaroon isa pang pagkakataon ibalik pa ang kahapon nung kasama ko siya nung ako'y masaya nung ako'y masaya nung ako'y masaya nung ako'y masaya. Sabik na akong magkasama siya. Gusto kong humalik sa labi at mga pisngi niya. Pwede bang ibalik pa ipag-ibig naming dalawa? O wala na talaga? Dahil nga ngayon wala na ako doon sa piling niya may roong pag-asa pa ba? Sana lang na'y magkaroon isa pang pagkakataon ibalik pa ang kahapon nung kasama ko siya nung ako'y masaya nung ako'y masaya nung ako'y masaya nung ako'y masaya. Napakasakit ng dinaranas ko ngayon para bang ako'y sinaksak at sa puso ko'y binuo ng pinakamahaba at makalawang na balisong para ding wala ng buhay ang katawan kong bulong ng bulong ng bulong ng hangin. Tapusin ko na itong paghihirap kong mahirap harapin ng panahon kung wala na talaga siya sa akin hindi ko na kaya yon. Kailangan ko yung pag-ibig na ibibigay noon yung mga araw na may araw pa akong nakikita bago na wala mga liwanag sa aking kapaligiran bago pa nangyari na bumagsak ang aking mundo bago na wasak ang lahat ng mga pinapangarap ko di ko na yata talaga kayang manitiling ganito. Nubusan na ako ng luha, umiiyak ng dugo. At kahit masama, sari maunawaan mo ko. Ayoko lang na masaktan sa tuwing naaalala ko. Nung ako ay masaya, nung ako ay masaya, nung ako ay masaya, nung ako ay masaya. Ang ikli na panahon na binigay sa amin pag-ibig na para lang isang halik sa hangin. Yon! Yes! Grabe naman! Nailaot pa yung rap. Salamat! Ang husay naman. Rapperist, yeah. TikTokerist na din. Nakita ko yung TikTok kanina. Oh my God! Yeah! Singerist. Okay, salamat sa mga nagbibigay ng gifts. I really appreciate it. And that was a beautiful song. And ang yung meaning nun, ang ganda talaga. Huh? Sobra. Sobrang ganda ng meaning ng kanta na yan. Oo, totoo. Mm-mm. It's painful, pero ang sarap mag-emote pagka naririnig yan. Thank you. I'm really happy na, the people are actually seeing you also as a singer talaga now. Kasi you have a really good voice. Thanks, diba? And, nung nagtutour kami dati ng Harana, si Alexa madalas kasama din namin siya na nagtutour ng her album. And she has super nice songs. And I don't know why, kung bakit hindi pa alam mo yun, na alam ng madla na ikaw ay singer. So wala, underrated pa. Oo, diba? So, at least alam na nila ngayon na super talented ka talaga. At gumagawa ng sariling songs, diba? Yeah. Mm-hmm. At sa mga nandiyan sa baba, guys, ayan, road to 1M na po tayo. And, let's go! Nakakology na ba kita? Huh? Hindi mo alam yun. Parang it's a study or na-connected sa psychology na kung ano yung sasabihin mo na sagot, mag-reflect sa personality mo. Do you wanna try it? Okay, sige. Simulan natin dito sa isang psychology since mahilig ka sa horror movies, right? Sige. Okay, for example, guys, drop your gifts. Send nyo naman kung gusto nyo mag-ecology kami. Pa 600 na natin to para malaman pa natin at mas makilala natin si Alexa. And ginawa ko to kay Miss Chris Aquino nung nagpunta kami sa somewhere sa Chris TV. So ayan, it's gonna be exciting. Thank you so much, Risa. Ayan, si Lira. Thank you. Hello, Care Bears. Sheila, ayan na. Pag-asa 600 na. Thank you. Kaya na galing yun. Thank you so much na nagbigay ng GC Galore. Anyway, let's go. Okay, so etong kanta na to. Ecology na to. Mamaya ko nasasabihin ko ano yung meaning niya. Imagine mo na
nag-ghost hunting kayo ng barkada mo. Okay. Tapos napunta kayo sa isang abandoned na building. Okay. Tapos, guys, hindi po flying GC sa GC galore. Iba pong campaign yun. Sayang Earl! Oh, oh my God! Anyway, ayun nga, nagpunta kayo sa isang abandoned building. Then ikaw, bilang ikaw ay explorer, gusto mong pumaba sa basement. Ilan yung steps bago ka makarating sa basement nung hagdan? Depende sa bahay. Depende sa bahay. Okay, pero wala kang specific na number of steps na nai-imagine. Sige, I'll say maybe 10 steps. Would that be a flight of stairs? Okay, that's good. Thank you, Earl. It's really based on your answer. Thank you, QWERTY. Okay, nung nakababa ka na, may narinig ka na babae. Okay. Para siya, alam mo yung scary sound, mga eerie sound? Yung naririnig mo ba, babae na parang umiiyak ng mahina, diba? Mm. O yung paungol? Mm. O yung wala ka talaga na hugulgul na babae na umiiyak? Alin dun? Usually, yung mahina. Mahina. Okay. Sa narinig mo yun, natakot ka, thank you, QWERTY, ano yung gagawin mo? Tatakbo ka ba palabas? Manginginig ka na sa takot, di ka na makagalaw? Or hahanapin mo kasi nanggagaling yung tunog? Uwi na ako. Uwi ka? Uwi na. Sure. Okay. So, nung patakbo ka palabas, may nakita kang tao na parang nasa pintuan.